Good morning! For today's video po ng Leia's Kitchen Vlog, gagawa po tayo ng sweet and sour fish. So, yung fish po natin, 1 kilo po na talakitok po yan. Yan yung binili natin, of course. Meron tayong dalawang carrots. Ayan, hihiwain nyo po siya into cubes. Dalawang bell pepper, ganun din, into cubes din po siya. Onions, into cubes. And meron tayong toyo, 1 tablespoon. Asukal, 1 tablespoon. 1 cup ng suka. Ketchup. So, isang cup yan. Paminta. Tapos, pag gusto nyo palaputin, cornstarch po. So, ayan, tutunawin mo. And of course, kailangan natin ng mantika. So, ako kasi, yung pinaprituhan ko neto, so, yung ginamita ko, babawasan ko lang siya ng mantika. And then, doon na po ako magluluto. Gigisa, diretso. So, abangan nyo po yung pagluluto natin. So, ayan guys. Lalagay na po natin ang isda. So, mainit na po yung kamali. Done na. Gumamit po ako ng isdang talakitok. Yan po kasi yung isdang nabili ko. Kita niyo may kalamang sisa. Kasi po, nirag sisa sa kalamang sisa. Para hindi po malangsa. Ganun lagi po ginagawa. So, ayan. Babalik po tayo pagka luto na po lahat na isda. Ayan po, may naputang na piso. Hintay na lang po natin na may naputang. So, eto na po, magluluto na tayo ng pinakasos ng sweet and sour. So, guys, ako po, ito yung pinagprituhan ko. Kumuha lang ako konting mantika. Yan, tinira ko. Dito tayo magluluto. Okay? So, unahin natin ilagay ang carrots. So, parang itong sautein lang natin sa gilid yung carrots. So, sautein-sautein lang and then lilipat natin siya. Tapos, iaahon natin siya, guys. Ayan po, iahon na natin. So, nakita nyo yung natika na sila orange. Then, yung black pepper. Ganun din, tapos yung sakay nila. Tapia lang. And ahoy. At alam niyo kung bakit? Bakit ginagawa? Para na yung lasa niya ito. Papunta na yun dyan. And next, ang ating sibuya. So, pwede kang gumamit sa sibuya sa puti. Ano meron sa inyo? At kasi red lang ang libido. Kaya. So, sarap na anak ang puti niyo. Batang ito. Ayan, ang bango, no? So, uunin mo yung... So, magtira ka na ng parang panggisan. Ayan. So, after that, maghahalu-haluin na natin yan. Ilagay mo na yung suka, ketchup, yung sinisim. Sayang eh, mahal po ngayon ang mga bilihin. Ay, naamoy nila. Bango, grabe ang bango. Ilagay niya paminta. Ay, ang bango. Ang bango, diba? Ayan. So, magkakaunti ang ano niyan, mag-add na lang tayo uli.
sugar. Lalagay tayo ng tubig. Mamaya, papalaputin mo yan. So, mag-add tayo ng tubig. Konting tubig para bumalans ito. Okay. Ngayon, check na lang natin kung gulang. Bow na. So, ito yung pinagalwan ng ketchup. Oh. So, dito na lang. Ayan. At ang toyo. Kakalimutan para bumalanse, madamis-damis, mga sim-ngasim, at maangkap. Medyo may konti na lang. So, yun ang ating sweet and sour sauce. So, hiyaan muna natin siyang kumulo. Ayan. Tapos, maya-maya tikman natin siya. Okay? So, ayan po, nakikita nyo, kumukulo. Yan na rin ang apoy. Ayan, tikman natin. Ano bang kulang? Tikman natin. Konting sugar. At mag-add pa po tayo ng konting sugar. One tablespoon. So, pwede na natin ilagay ang ating gulay. Ang gulay. So, paluto na yun eh. Halo-halo na lang na yan. Ilagay ang isda na pinarito mo. Oh. Deep. So, para makita mo mamaya kung sarap. Ang bango-bango. So, alam nyo guys, ito tatlong malalaki to eh. Tala, malaking ano, tapos takpan natin. So, tatakpan natin siya ha. So, saya na muna natin siya kumulo. Okay, babalik tayo. Titingnan natin kung ano. Ayan, buksan na po natin ha. Ay, ayun na. Nakita nyo po. Oh, hindi ko na kailangan lagyan ng... Nakita nyo? Oh. Hindi na po natin siya pwedeng lagyan ng ano. Okay na yun. Hindi na natin siya lagyan ng cornstarch. Kasi gusto ko yung... Medyo may sabaw po yung mga anak ko kasi ganun. So, nasa sa inyo naman yan ha. Kapag ganito na yung ano, pwede na ito eh. Yung nalagyan. So, tikman natin siya. Ayan. Ay, ang sarap po. Sakto na sa timpla, okay? Adjust nyo na lang sa konting asin kapag sa inyo medyo matabang or ano. So, ayan, luto na po siya. Kasi nga yung suka, luto na rin. Matitikman nyo naman malalasan nyo. So, ayan, lagyan na lang natin sa plato. So, ayan na po ang ating sweet and sour fish. Ayan, kung makikita nyo, ayan, sakto-sakto po yung pagkaluto ng carrots niya. Ayan, yung sauce. Sakto lang yung tik. Hindi siya yung malabnang ano. Sakto. Ayan. Sana mag-enjoy po kayo. I-try niyo po to. Ganyan lang po ako gumagawa ng sweet and sour. Yung sauce ko, sariling gawa ko po. Salamat po!